Hello mga kakusinang! Gagawa tayo ng no bake, no oven, and no steam fudgy bar recipe. Fudgy bar! Baka naman! Kung paano ko yung nagawa, panoorin ang buong video. Para sa ating recipe for today, meron lang ako dito ang cake pan or lianera. Tapos, nilagyan ko lang to ng 4 tablespoons of white sugar. Pero kung meron kayong wash sugar, ay pwede rin naman yon. So, bubuksan lang natin yung ating apoy sa ating kalan in low-medium heat. Tapos, lulutuin lang natin yung ating sugar hanggang sa makaramelize na to. Pag nagkaramelize na yung ating sugar, isiset aside na lang natin to. Tapos, gawin naman natin yung ating mixture. Kapag nakakuha na kayo ng 5 pieces of fudgy bar, babalatan lang natin tong lahat tapos ilalagay natin lahat ng ating fudgy bar dito sa ating mixing bowl. Ayan, so babalatan ko lang tong lahat mga kakusina. Pag nabalatan na natin lahat yung ating fudgy bar tapos nailagay na natin dito sa ating mixing bowl, gagamit lang ako ng plastic gloves tapos dudurugin lang natin tong lahat. Ayan, so gagawin lang natin to sa lahat ng fudgy bar. Ayan. Ayan. So, make sure lang mga kakusina na nadurog nyong maigi yung ating fudgy bar. Ayan mga kakusina, kapag nadurog na nating maigi itong ating fudgy bar, ayan o, pag ganito na yung kanyang itsura, kukunin naman natin yung iba pang mga ingredients. Ito na yung nadurog nating fudgy bar. So, 5 piraso lang yan. Tapos, maglalagay lang tayo ng 370 ml of all-purpose cream. Ayan. Any brand ay pwedeng-pwede. Kapag nailagay na natin yung ating 370 ml of all-purpose cream, gagamit naman tayo dito ng 3 pirasong itlog. So, ito ay medium size lang. Yan. So, alam nyo naman na yung technique natin kung paano natin machi-check yung bawat egg kung bugok ba to or hindi. So, ayan, gagamit lang tayo ng separate na lagayan. Tapos, ikakrack lang natin bawat isa yung eggs dito bago natin ita-transfer dito sa ating mixing bowl. Ayan, so i-crack nyo lang lahat yung 3 pirasong itlog mga kakusina. Tapos ilagay nyo na siya dito sa ating fudgy bar mixture. Kapag nailagay na natin lahat ng ating eggs dito sa ating mixture, maglalagay lang ako ng konting vanilla extract. Ayan, after adding ng vanilla extract, ito ay optional na lamang, maglalagay tayo ng yellow food colors dito sa ating mixture. Ayan, so konti lang hanggang sa makuha ninyo yung gusto ninyong kulay. Kapag nailagay na natin lahat yung ating ingredients dito sa ating mixture, pwede na natin tong haluin ng maigi hanggang sa madissolve na yung fudgy bar na inilagay natin. Ayan, so imimix ko lang tong maigi mga kakusina, tapos ipapakita ko pa sa inyo kung ano pa yung ibang ingredients na kakailanganin natin. Ayan, so kapag fully dissolve na yung ating fudgy bar, kapag ganito na yung consistency ng ating mixture, isiset aside lang natin to tapos i-ready pa natin yung iba pang mga ingredients. Para sa last procedure mga kakusina, maglalagay lang tayo dito sa ating kaserola ng 3 cups of water. After adding ng ating water, maglalagay na tayo dito ng 25 grams of unflavored gulaman. Ayan, kapag nailagay na natin yung ating gulaman, i-dissolve lang natin to habang naka-off pa yung ating apoy sa ating kalan. Kapag na-dissolve na nating maigi yung ating gulaman dito sa ating water, pwede na nating buksan yung apoy sa ating kalan in low-medium heat, tapos lulutuin lang natin to hanggang sa medyo kumulo na yung ating mixture. Ayan, so hindi nyo siya pakukuloin ng maigi, dapat yung tamang kulo lang. So ayan, kapag kumulo na yung ating gulaman mixture, ayan, pwede nyo nang i-off yung apoy sa inyong kalan. Tapos kapag napatay na natin yung ating apoy, isasalin lang natin yung ating fudgy bar mixture dito sa ating kaserola. Ayan, so bago nyo to isalin, haluin nyo munang maigi. Ayan, tapos lahat ng to ay isasalin na lang natin dito sa ating kaserola. And take note mga kakusina na habang sinasalin natin to dito sa ating gulaman mixture, siguraduhin ninyong naka-off yung apoy ninyo. Tapos habang sinasalin natin to, continue stirring lang para hindi maging scramble yung egg na nandun sa ating fudgy bar mixture.
Kapag naisali na nating lahat yung ating fudgeable mixture, maglalagay lang tayo dito sa ating kaserola ng 1 cup of condensed milk. Ayan, so kapag nailagay na natin itong condensed milk, hahaluin lang natin itong maigi, tapos pwede na natin ulit buksan yung apoy sa ating kalan in low-medium heat, and then lulutuin lang natin to hanggang sa kumulo na yung ating mixture. Mga kakusina, habang niluluto pa natin itong ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. And kung meron ka ring Instagram, i-follow mo na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto mo pang matuto at mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang mag-post sa ating Facebook group. Hanapin mo lang yan sa ating Facebook page. So ayan na mga kakusina, kumukulo na yung ating mixture. Ayan, so pwede na nating i-off yung apoy sa ating kalan. Tapos, i-ready na natin yung sineta-side natin kanina na lianera na nilagyan natin ng sugar kanina. Ayan mga kakusina, ito na yung cake pan na sineta-side natin kanina na may caramelize. So, bago natin isalin yung ating mixture, siguraduhin ninyong nahalo nyo itong maigi. Tapos, isasalin agad natin to dito sa ating cake pan kasi mabilis siyang mag-firm or mag-set. Ayan, so isasalin ko lang to dito lahat mga kakusina. After natin itong maisalin, hihintayin lang natin itong mag-firm. And then ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Eto na mga kakusina, nag-firm na or nag-set na yung ating fudge bar mixture. Ayan o, mapapansin ninyo nakusa na siyang, ayan o, magkakaroon ng space sa ating lianeras or sa ating cake pan. Ayan, so isasalin ko lang ito mga kakusina sa aking lagayan. Kapag nailagay na natin sa ating lagayan itong ginawa nating recipe for today, pwede na tayong mag-grate ng cheese. So lalagyan lang natin itong ibabaw ng ating recipe, tapos ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating no bake, no oven, and no steam Fudgy Bar Jelly Flan. Ayan o. Alam nyo mga kakusina, yung kanyang texture ay sobrang soft and sobrang floppy. Tapos yung lasa niya ay lasang-lasang leche flan talaga. Ayan, hindi mo siya mahalatang jelly flan. Ayan o. So kung hindi mo pa nagagawa to sa Fudgy Bar mo kakusina, gawin mo na yan. Tapos ishare mo na rin to sa ating Facebook group. Ayan, enjoy mga kakusina! Don't forget to like, share, and subscribe!